Dako po tayo sa issue ng TV Plus o tinatawag na black box sa pagdinig na ito. Ayan nga po, hindi pa tayo nagsisimula ay mainit na ang mga tanungan. Kaya po sa lahat ng nanonood, sana po ay wag po muna kayo maglipat-lipat ng inyong mga channel sapagkat maganda po ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Sige po. Yes, President Katigbak, narinig mo na yung usapan ngayon. Bale, wala hong authority ang ABS-CBN mag-broadcast over TV Plus given the fact that your franchise has expired and TV Plus is but an extension of the franchise. Are you willing to cease and desist from continuing your broadcast over TV Plus while your franchise application is pending before this committee or while you have no franchise? Thank you. Thank you, Mr. Chair. First of all, siguro, if I may be allowed to point out that in the past, the NTC has permitted other companies whose franchises have expired but whose franchises are currently being deliberated on by Congress to continue po with their operations until such time as either the franchise application is approved or denied. So we would like permission po to ask for the same privilege to be extended sana to ABS in the spirit of fairness. But having said that, Mr. Chair, may I also point out, I have a copy here of the cease and desist order issued by the NTC to ABS-CBN, and I would just like to point out that there is it is not indicated here that we are being asked to cease and desist from operating. The cease and desist order does not cover Channel 43. Wala po sa listahan ng cease and desist order yung Channel 43. And I think the COMSEC has a copy po of the cease and desist order. Number two, Mr. Chair, no? In July 12, 2019, the NTC po issued a provisional authority to Amcara Broadcasting Network assigning Channel 43 to Amcara. So I think contrary to what the commissioner pointed out earlier, while there was a point in time when Channel 43 was temporarily assigned to ABS, eventually ABS was assigned Channel 16 for digital and Channel 43 was assigned to Amcara Broadcasting. Yung Amcara Broadcasting po is not owned by ABS. We don't have any ownership in Amcara today. The reason that you continue to see our channels on TV Plus is we have a block time arrangement po with Amcara. A block time arrangement po is a standard commercial agreement where a company is allowed to buy airtime from a duly licensed broadcaster and to air our program. So, gano'ng kahaba yung block time arrangement niyo with Amcara, Mr. Chairman? I'm sorry po. Gano'ng kahaba ang inyong block time arrangement with Amcara for the knowledge of this committee? We normally do an annual renewal po. So, it's normally a one-year block time arrangement. Yeah, for the whole day, let's say today, what is your block time arrangement with Amcara? It's a one-year block time arrangement po. We decide every year if they're willing to renew the block time agreement. Mr. Chairman, again, I'd like to notify the committee that there is also another violation being committed by ABS-CBN in the sense that they are allowing the usufruct. They're now engaging in the usufruct of another franchise, Mr. Chairman. And that usufruct has not been approved by the Committee on Franchises. The committee notes the statement of our beloved Vice Chairman Remulla at gagamitin po natin yung manifestation mo, lalong-lalo na sa paghatol ng ABS-CBN franchise. ABS-CBN, meron po ba kayong gusto pang sabihin? Mr. Chair, if you just allow me just a quick statement po. A block time arrangement is not a usufruct. A block time arrangement is a standard commercial agreement that is quite common in the broadcasting industry. It's not just ABS that enters into block time agreements. There are many other broadcasters din po that have entered into such types of block time arrangements. Mr. Chairman. Yes, Congressman Remulla. The franchise to broadcast has expired. And no amount of palusot will suffice para ho payagan natin na ituloy nila itong arrangement na to. Kasi nga, yung provisional authority ng ABS-CBN para mag-broadcast ng digital, ito po ay nag-expire na. Wala na po silang karapatan na mag-broadcast. Period. Yan po ang malinaw na malinaw na sinasabi pag wala na pong franchise ang isang kumpanya para po sa broadcasting. Ngayon, itong block time arrangement, ito po ay palusot lang to. Kasi po, ang nangyayari po, ginagamit pa rin nila yung public frequency to broadcast ABS-CBN content. And no amount of commercial arrangement ay pwede maging palusot para po sila ay makapag-broadcast ng legal. They are now conducting an illegal operation. For the past 8 weeks, their operation has been illegal, Mr. Chairman. Maraming salamat, Congressman Remulla. Bago ko po kilalanin si Congressman Mike Defensor, tanungin muna natin ng NTC kung ano na ang ginagawa nila tungkol po sa arrangement. NTC, nandyan po ba kayo? Commissioner Cordova,
Yes, opo. Narinig niyo po ba ako? Ano na pong hakbang ang ginawa ng NTC tungkol po sa arrangement ng ABS-CBN at ng Channel 43? Your Honors, pwede po ba akong sumagot ng konti doon sa binanggit opo. Kanina? Kinikilala actually po kayo. Po, una, kasama po sa cease and desist order, yun pong pag-ere po ng ABS-CBN under Channel 43. Doon po sa listahan ng aming cease and desist order, page sa ikalawang pahina po, nandun po, TV stations 87-006, Channel 2. So, noon pong binigyan ng digital TV si ABS-CBN, Channel 2, ang kanila pong simulcast ay yung pong Channel 43. Nakalagay po yan dito sa case number din po na 87-006. Nakalagay po doon sa pahina na page 6 po. Wherefore, premises considered, it appearing that applicant is legally and financially qualified and that the proposed conversion from analog television service of Channel 2 to digital terrestrial television broadcasting system in Metro Manila is technically and economically feasible in the interest of public service, the Commission hereby approves the conversion from analog TV television service to digital terrestrial television broadcasting station of ABS-CBN Corporation using Channel 43 in Metro Manila. Under Republic Act 7966, valid until the effectivity of the said franchise. So, ang case number po nito ng pag-convert from analog to digital ay 87-006. Kaya po, dun sa ating cease and desist order, nakalagay po dun sa listahan ng mga CDDO, ang 87-006, Channel 2, Quezon City, Metro Manila. Mr. Chair. Yes, Vice Chairman Defensor. Yes, Mr. Chair. Kanina lang po, yung ako po ay... Papasalamat ako kay Congressman Boying at yung binanggit ni Congressman Sanate na pag-uusapan naman to in detail. Ang ating pong question of personal collective privilege ay yung binabanggit kanina na magmula nung nagkaroon ng pagsasara, tuloy-tuloy pa din yung pag-ere. Ngayon, sinabi naman po ni Commissioner Cordova, pinaliwanag niya, sumulat sila sa Solgen. At sinasabi niya ngayon, meron na siyang pahintulot o pagkaklaro ng klarifikasyon sa Office of the Solicitor General na pwede na nilang i-cease and desist pa yung Channel 43. Ngayon, ang tanong ko po, hindi nyo na po kailangan mag-issue ng another issue once. Kailangan nyo lang po i-execute yung inyong cease and desist order previously issued because klaro dun sa binabanggit mo, kasama na yan doon sa mga pinapahinto ninyo. Tama po ba? Actually, Your Honor, medyo may pagkaganon po, but ang advice po ng Solgen is for us to issue an alias cease and desist order reiterating po yung okay. Aming naunang cease and desist order. Yes. Ngayon, Mr. Chair, isa na lang po kasi sumagot po yung ABS. Pero again, I'd like to ask the indulgence of the committee. Bibitawan ko na po ito pagkatapos. Hindi po ba yung pagkisa ng 7966, isa lang po naman ang frequency na kayo nagbigay? Tama po ba? Opo. Yun pong Channel 2 po ang ng television ang binigay po doon. Yes. Noon pong 1987. At dahil sa teknolohiya, yung ibinigay ninyong frequency, naging limang channel o anim o sampung channel po pwede? Ganito po, Your Honors. Ito po kasing binigay ng Channel 2 noon pong 1987, ito po ay VHF, very high frequency. Hindi po dito pwedeng gawin ang digital TV. Okay, para lang po maintindihan, Commissioner Cordova, para maintindihan po ng ating mga kababayan, yung frequency na yon, nung naging digital, dumami ang channel. Your Honors, iisa lang po ang channel nila, pero because of the technology, ay kaya po mag-load ng 4-6 po na programa. Okay, 4-6 na programa. Yes, kaya ang ibig mo sabihin, nung nagsisendisis ka, yung mismong frequency niyan, kahit anumang programa ang nandyan, dapat huminto. Yes, Your Honors, correct. Okay, yun lang po. At ang commitment mo, ngayong hapon, ihinto mo lahat ng programa. Yes, Your Honor. At ilalabas mo yung alias na CDO mo na yan sa kadahilanan na yan din ang guidance sa iyo ng Solicitor General. Tama po, Your Honor. At yung ginawa ng ABS-CBN na nitong 8 linggo na lumalabas sila, alam nila na may kamalian ang kanilang ginawa at may violation sa inyong nilabas na order. Dapat po ay alam nila yan, Your Honor. Thank you. So, Your Honor, I leave it to the committee now. We can discuss the details of the issue. I just want that commitment from the NTC because, again, hindi ho to for or against. It is the power of Congress. We are the only ones given the power to issue franchises. Yung appeal ni Mr. Katigbak, we did that, Mr. Katigbak, the provincial authority. Nagkataon, sabi ng NTC nga that time, no, you have to stop. So nandito po tayo sa sitwasyon ngayon. But the law is the law and we have to obey that. And we thank the NTC for that. Yung binanggit ni Congressman Boying, ibang topic naman yung pag-usapan doon. But today, Mr. Chairman, the continuing use of that frequency should stop at lahat po ng programa na lumalabas dyan sa frequency yan ay dapat huminto. Thank you, Mr. Chairman, for that and thank you, members of the committee.
Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Vice Chair, kailangan Mike Defenso.